lamang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell for updates. Magandang araw mga ginigilyon namin na mag-aaral ng ikalimang baitang sa Art 5. Ang pag-aaralan natin ngayong linggo ay proseso o pamamaraan sa pagsunod sa bawat hakbang sa paglikha ng limbag. Meron tayong mga ilang panuntunan na dapat sundin bago magsimula ang online class. Una, mag-online ng 5 minuto bago ang tamang oras. Pangalawa, i-mute ang mic at i-on lamang ito kung kinakailangan. Pangatlo, sundin ang direksyon na tinuturo ng guro. Pang-apat, makinig ng mabuti. Pang-lima, pindutin ang wave ng kamay sa emoji kung may nais sabihin. Pagkatapos pag-aralan ng aralin na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakakasunod sa proseso o pamamaraan ayon sa bawat hakbang ng paglilimbag ng isang dibuho. Nailalarawan ang katangian ng paglilimbag sa ginawang likhang sining, nakagagawa ng isang dibuho ayon sa alamat buhat sa ating mga ninuno gamit ang proseso ng bawat hakbang sa paglilimbag. Tara na! Simulan na natin! Ihanda ang lapis, papel at module. Isa sa magandang katangian ng mga Pilipino ay ang mapagmahal sa kultura tulad ng mga nakagisnang sariling mitolohiya o alamat na nagmula pa sa ating mga ninuno. At ito'y binibigyan ng malaking pagpapahalaga sa mga nagawa ng ating mga ninuno para sa bansa. Ang kanilang metodolohiya ay iba-iba sapagkat marami tayong mga grupong katutubo na napadpad at namuhay sa maraming isla sa Pilipinas. Isa sa mga katutubong kwento ay ang kwento ni Bernardo Carpio. May iba't ibang kwento ang maririnig tungkol kay Bernardo Carpio. Mayroong kwento tungkol sa kanyang pambihirang lakas at kakisigan. May mga kwento ng kabayanihan at mayroon ding kwentong nagbibigay ng simbolo tungkol sa political na buhay ng mga Pilipino. Sa araling ito, gagamitin natin ang kwento ni Bernardo Carpio bilang inspirasyon at paksa ng iguguhit na larawan. Maraming iba't ibang pagtatalakay sa katauhan ni Bernardo Carpio. May mga kwentong naglalarawan na siya ay isang higante. Meron ding mga kwentong nagsasabi na si Bernardo Carpio ay isang karaniwang tao lamang, ngunit siya ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Subalit, ang lahat ay naglalarawan sa kanya na may mahabang buhok at siya ay may malaki at may matipunong katawan. Ang kwento at kabayanihan ni Bernardo Carpio ay tungkol sa pagpigil niya sa 2 bundok na nagbabanggaan. Ginamit niya ang kanyang matipunong katawan upang mailigtas niya ang maraming buhay sa pamayanan ng Montalban. Ayon sa alamat, sa bawat paggalaw ni Bernardo Carpio ay nagkakaroon ng lindol. Ang dibuho ay ilarawang iginuhit ng mabilis sa kamay lamang at kadalasang hindi madalas na sinasadya bilang isang tapos na gawa. So itong mga larawan na nasa kanan ay halimbawa ng dibuho na uri ng paguguhit. Ito ay halimbawa ng Bernardo Carpio drawing gamit ang tinatawag na dibuho. Ngayon naman, talakayan natin ang paggamit ng contrast. Ano ang napansin ninyo sa larawan? Kung mapapansin ninyo, may mga itim na payong at isang pulang payong. Ang pulang payong ay naiiba sa mga itim na payong. Kaya ito'y tatawagin nating contrast. Ang
Ang contrast ay ang pagkakaiba o pagkakasalungat ng kulay, hugis o linya upang mabigyan ng emphasis or diin ang mga ito. Halimbawa na lamang na nasa larawan na ang isang pulang payong na pinaliligiran ng mga itim na payong ay nagpapakita ng contrast. Ang paggamit ng makapal na linya sa hanay ng maninipis na linya ay nagpapakita rin ng contrast. Halimbawa na lamang ng larawan ng mga prutas. May nakikita ka bang contrast sa kulay? May nakikita ka bang contrast sa hugis? Opo, ito ay nagpapakita ng iba't ibang kulay at hugis ng mga prutas. Mahalagang malaman ang kontra sa sining upang makalikha ng isang magandang konsepto. Ngayon naman, alamin natin ang paggamit ng rhythm. Ang rhythm o ritmo ay ginagamit upang may pakita o magparamdam ng paggalaw sa isang likhang sining. May papakita ito sa maingat na paglagay at pagsasaayos ng kulay, linya o hugis. Ito ang halimbawa ng mga sumusunod na larawan ng rhythm o ritmo. Gawaing pansining. Batay sa paglalarawan kay Bernardo Carpio, gamitin ang iyong imahinasyon upang makabuo ng kakaiba o natatanging larawan. Siguraduhin nakabatay pa rin sa mga katangiang nabanggit at gumamit ng contrast at rhythm sa pagguhit at pagpinta. Ang mga katutubong kwentong bayan ay binubuo ng mga tauhan na hango sa kaisipan at imahinasyon. Malikhaing sinasalaysay nito ang kabayanihan, kagandahan at pambihirang kapangyarihan ng mga katutubong tauhan. Ang paglilimbag ay isa sa mga gawaing pansining na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng bakas sa isang kinulayang bagay. Sa pamamagitan ng kulay, mapagyayaman ang ganda ng mga gawaing sining dahil ito ay nagpapakita ng damdamin at imahinasyon ng gumagawa. Ang mga bagay sa paligid ay maaaring gamitin sa paglilimbag ng maganda at kawili-wiling disenyo. Para sa isabuhay natin, mga kagamitan, lumang dyaryo, carving tools, papel, lapis, lalagyan ng tinta o pintura, leno black, pintura, roller, cutter. Mga hakbang sa paggawa. Una, ihanda ang mga kagamitan. Pangalawa, gumuhit ng isang simbolo na may kaugnay sa lakas para sa iyo tulad ng kidlat, bundok at iba pa ni Bernardo Carpio sa Leno Black. Kailangan malinaw ang pagkakaguhit. Pangatlo, sa gabay na nakatatanda, iukit ang disenyong ginuhit gamit ang cutter. Pang-apat, pintahan ang nais na kulay ang ibabaw ng disenyo gamit ang roller. Ang lima, ilagay ang papel sa ibabaw at diinan ng malinis na ruler ang ibabaw ng paulit-ulit. Ang anim, dahan-dahan tanggalin ang papel at patuyuin. Para sa tayahin natin, lagyan ng check ang kahon batay sa antas ng inyong naisagawa sa buong aralin gamit ang rubric sa paglilimbag. Sagutan ang maikling pagsusulit sa subukin natin. Panuto, bilugan ang letra ng tamang sagot. Para sa gawin natin, sumulat ng sanaysay tungkol sa kwento ni Bernardo Carpio at kung ang konsepto sa likod nito ay naaangkop sa panahon ngayon. Matapos pag-aralan at sagutan ng mga mag-aaral ang module, muli itong ibabalik ng magulang sa paaralan sa pamamagitan ng Dropbox. Sundin ang nakatakdang oras ng pagkuha at pagbalik ng module. Sa pagtatapos ng ating aralin, naway marami kayong natutunan sa ating leksyon. Palakpakan at batiin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat natapos ninyong isagawa ang aralin ito.
Mag-aral ng mabuti hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!